Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ang idol po ng mga super seniors, seniors, paga-seniors, millennials, and everyone else. Brad Jeff Eliscopides on a Friday morning. Brad Jeff? Basta Ted, ikaw lang ang idol ko. Good morning. Hoy, Mase, good morning. Good morning, Pastor good morning. Jeff. Maganda umaga. Congratulations, Ted. Nakaka-inspire talaga si Tatay Carding. Ano kanina? Ano, Carding ba tama? Narding. 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 Oh. Hindi naging balakid yung kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Mga pinagdaanan. In fact, naging challenge pa nga yun. In order for the future, yung kanyang mga anak ay huwag pagdaanan yung kanyang pinagdaanan. Saludo ako sa kanya, na-inspire ako. Grabe. Oo. God bless. Tsaka na, ano, yung trabaho ng construction worker, mahirap. Mm-hmm. Mahirap po yun, ha? Mahirap yun. Napakahirap po noon. Labor, physical mismo. Opo, kailangan talaga pagiging physically able. Anyway, so Tatay Narding, ha, salamat na nakikinig po kayo sa amin at maging kay Nanay Christina po na ating nakapanayam kanina. Okay, Brad, go ahead. Ted, batiin ko lang na happy birthday yung kapitbahay ng nanay ko sa MS Garcia. Kabanatuan, happy birthday Ate Baby Mares. Naku, lagi naka-tune in yan, lakas pa ng radyo niyan. Kaya rinig sa buong Puro 4. Yan. Anyway, Ted, meron lang akong tanong sa mga kababayan natin. Kayo po ba minsan parang feeling nyo yung kinakaharap nyo sitwasyon when it comes to provision, parang kapos, parang kahit saang angulo mo tingnan, parang hindi yata sapat tong either pera or pagkain natin ngayon, because this is a good story para ma-inspire tayo lalo. Nandito ako sa lugar na to nga weeks ago, the feeding of the 5,000 men. Alam natin tong himala na ginawa ni Jesus, konting background lang. After ng isang magandang ministry ni Jesus, maraming sumunod sa kanya, maraming gumaling, nakarinig na salita ng Diyos, and then nagsunuran sa kanya. Kaya lang yung lugar, medyo kabundukan, malayo sa kabiasnan. So nakita ni Jesus, mga 5,000 lalaki, so hindi pa mentioned ako ilan yung babae at bata, maaaring 10,000 yung total, chinalin siya yung mga disipulo niya. Sabi niya, sa kaya tayo bibili ng tinapay para mapakain lahat ng mga tao na to. Actually, sinabi lang niya yun para subukin yung mga disipulo niya kung hanggang saan ba yung level ng faith nila. So nagsagutan, sabi, kakailanganin ng kalahating taon na sweldo para itong mga tao na to makakagat man lang ng isang kagat. So kumbaga, medyo exact yung mga sagot nila. Sinasabi lang kay Jesus, imposible, Jesus. Imposibleng makahanap tayo ng solusyon dito sa problema natin. Ngayon, si Pedro o si Andres, sabi, o eto, may isang bata, may dalawang tinapay at dalawang isda. Pero hanggang saan mararating yan? Di ba? So parang, pag tinignan natin, 5 pandesal, 2 isda. Saan nga naman mararating? 10,000 ipapakainin. Sabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. At sa 1:11, ito po yung versikulo natin ngayon, kinuha ni Jesus ang tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ang lahat at nabusog. Yun lang po yung gusto kong ipound ngayong araw na to. In fact, may sumobra pa. Ang unang ginawa ni Jesus, nagpasalamat. Tayo po ba ay merong heart of gratitude? Kahit po kulang tayo ngayon, katulad ni Tatay Narding kanina, tayo po ba ngayon ay may pusong mapagpasalamat? Lord, the fact na humihinga ako ngayon at nagising, marami pong salamat sa buhay na binigay mo. Saka na natin intindihan anong klaseng buhay meron tayo. Pag tayo po'y nagising sa umaga, dapat po ang una nating hininga ay ialay natin sa Diyos. Salamat po at ako ay buhay ngayon. Pangalawa, i-offer natin sa Diyos kung ano man yung limitadong provision natin, because God will bring the multiplication. We have to trust in God. Tayo po'y magtiwala sa Kanya na ang Diyos ang magmumultiply kung ano may kakarampot na meron tayo. Kaya nga po tinuturo nga sa church that I'm part of, pag ikaw ay mayroong blessing, magbigay ka ng ikapo sa Diyos. Yung tithe na tinatawag, yung tithes po ay 10% ng total blessing mo. Yung kakarampot na binigay mo sa Diyos, yung natira sa yung 90%, God will make sure He will multiply that. So, yun lang po ang challenge ko sa inyo. Do we have a heart of gratitude? Meron po ba tayong ganung klaseng puso na mapagpasalamat? At pangalawa, i-offer natin sa Diyos ano man ang limitadong provision.
and He will bring the multiplication. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong ehemplo na hindi problema ang dami ng kakain sa limitadong provision na meron ka. Nagpasalamat ka po sa Ama sa Langit, and then the multiplication happened. Lord, maaling miracle to nung 2,000 years ago, but still happens today. Sa mga buhay na narinig namin, kay Tatay Narding, at sa mga sa dami naming ini-interview dito sa What's On Your Mind, nakikita namin, Lord, ang provision mo ay totoo. So tulungan niyo lang po kami magkaroon ng pusong mapagpasalamat at hindi reklamador. Pagkos, Lord, at lagi mapasalamat sa kahit sa konting provision meron kami. At You will bring the multiplication. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po kami dumadalangin para po kay Brad Jeff at sa kanyang pagbimisyon. Alagaan niyo po siya lagi at alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakikinig sa aming programa na bukas ang kalooban na tumulong po sa aming mga kapatid. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. What a glorious Friday again, Brad Jeff. It's a holiday Friday. At ang ating mga nakikinig ay talaga namang laging inaabangan nito kasi nga dito ho tayo humuhugot ng inspirasyon din. At yung ating pong contest for Monday, Sel, ay hango sa ating na pag-aralan today sa ating What's On Your Mind. Yes. Alright, so Brad, anong meron ngayong weekend? Sabi ng pag-asa, walang mga pag-ulan, walang bagyo, magiging maganda, maaliwalas ang panahon sa iyong labada. Okay. Magandang araw, madali tayo makakatuyo ngayon ng mga konting lalaban natin. Ayan, no? Okay. De, Ted, pag Sabado, Ted, ng alas 4, kayo po ay sumubaybay lang sa akin. Meron akong 1-hour worship service. Pakihanap lang po ako sa YouTube, Facebook, Rebuild City Church. Rebuild City Church. Yan po yung church that I'm part of. Kayo po, makakapanood po ng mas mahabang katuruan. Yan. So Saturday 4 p.m. po yan. Kung Sunday naman 10 a.m. nasa AIM lang kami, Conference Center in Makati. Ako rin po yung nagpipreach doon. Hopefully magkita-kita tayo mga taga Makati. Dalawin niyo naman ako Sunday 10 a.m. yan sa AIM. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides, para po sa ating The Daily Brad. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.